Hello everyone, welcome sa ating YouTube channel, and for today, I will be showing to you yung mga newest succulent varieties dito nga sa ating succulent collection. If you can remember, nung nagpunta tayo sa my BSU Orchidarium to buy yung ating mga cactus, bumili rin ako ng mga succulents na wala pa tayo, and una nga dyan is this succulent na may mga offsets na siya sa baba. I think we have a total of 3 baby sa ilalim niya. This succulent is called the Salsa Verde. So it's also my first time to see this kind of succulent, kaya binili ko na lang siya agad, and later did I know na Salsa Verde pala yung kanyang pangalan. I don't know exactly if magre-red pa talaga siya completely pag na-stress, but sa ngayon I really like yung color niya. Next na nakuha natin or nabili natin is this Swan Lake. Ayan, matagal na akong naghahanap ng ganito, and swerte nga at may nakita tayo na ganitong size. So this one is only 60 pesos, but if siguro may mas maliit pa nito, we can get it at a cheaper price. So nung tinanong ko yung seller if may mas maliit pa sila, actually ang tinuro niya is yung ating topsy-turvy. So she is not aware na Swan Lake yung binibenta niya. But here's a side-by-side comparison ng ating Swan Lake and yung ating topsy-turvy. So magkamukha nga sila, but hindi talaga sila magkapareho. So we are ready to plant this. Next is this variegated turtle vine. Ayan, so tag 20 pesos na lang siya ngayon, kaya I decided to finally buy one for me. So itong turtle vine, napakadaling alagaan, and they grow really fast, especially pag nauulanan nga. Kaya I will be putting this doon sa ating vertical garden area. Next is this variegated chroma na 80 pesos lang natin siya nabili. Sulit na din yung price niya kasi when I try to check online, umaabot siya ng hundreds of pesos. Next is itong ating variegated na barbecue, yung common name niya. Ito naman, matagal na siya dito sa atin kasi nabili ko ito sa Baguio Botanical Garden. And ganito yung kanyang itsura, it's only 25 pesos pero napakadami niya ng stems, although we need to cut and plant it para mas gumanda pa siya. Here's a side-by-side comparison nung ating yung ordinary or yung typical na barbecue as compared nga dito sa ating variegated na barbecue. So I will be repotting some of them. It's important na maglagay tayo ng systemic insecticide sa kanila kasi doon nang gagaling usually yung mga bagong pest sa ating mga garden, diba? So kahit na hindi natin nakikita, baka may mga nakatagong millibugs or kung ano mang pest sa kanila. Kaya from the start, it's better nga to prevent na dumami yung mga pest dito nga sa ating garden. So it's the same way of repotting kung matagal na kayo sa ating YouTube channel. Everything is the same naman sa pag-repot. Ayan, it looks better now nung na-repot siya. And also, syempre, we will also be repotting yung ating Swan Lake today. For our turtle vine, ilalagay nga natin siya dito sa ating hanging pot. So ito, walang kahirap-hirap din na
i-repot or itanim siya. So kahit na wala na siyang soil, all you need to do is kumbaga ilagay nyo lang siya or ipatong nyo lang siya sa kanyang soil randomly, then cover it with your potting mix. Ayan, so parang ganito sa ginagawa ko. Hayaan nyo lang na ganyan, tabunan nyo lang siya. Basta wag naman masyadong madami yung itatabon nating soil. Ayan, so we can actually water this. No need to wait for several weeks bago natin siya diligan. Ayan, so ito ilalagay na natin siya agad-agad sa ating rain or shine area, including yung ating mga ibang succulents. So, nilagay ko na agad sila dito sa ating rain or shine area. Ideally, dapat bright shaded muna sila for at least 2 weeks. Pero, based sa aking experience, kahit na ilagay ko sila directly nga dito sa ating open area, hindi naman nalalanta or nalulusaw yung aking mga succulents. So, depende na yan sa inyong location. Just keep on experimenting. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.